Game day mga kabasketball at makakalaban muli ng Adelaide 36ers itong Tasmania JackJumpers. Maganda yung performance na pinakita ni Kai Sotto nung huli silang naglaban. Tumapos si Kai Sotto rito ng 12 points, 2 assists at 2 rebounds. At naging dikitan lang yan yung laban nila pero natalo ng JackJumpers yung Adelaide 36ers sa score na 76-71. Actually, mas maganda pa nga yung nilaro ni Kai Sotto dyan kumpara sa mga recent games nila ng Adelaide na tila parang pinagkakaisaan itong si Kai na huwag pasahan ng bola ng kanyang mga teammates. Kaya marami tuloy sa mga fans si Kai yung nagsasabi na dapat na nga magpa-drop sa NBA itong si Kai at huwag na mag-extend ng another year dito sa Adelaide 36ers dahil sayang lang. Mga kabasketball, technically wala na ang pag-asa makapasok itong Adelaide 36ers. Pero may natitira pa naman silang ilang games at sana nga lang ay maganda pa yung ipakitang performance dito ni Kai Sotto para kung sakaling mag-desisyon itong magpa-drop sa NBA this year ay maging maganda naman yung maging impression sa kanya ng mga scouts at sana din ay mabigyan naman nila ng pagkakataon si Kai na mapaganda pa yung stats nila dahil wala na nga naman silang pag-asa makapasok pa sa playoffs itong Adelaide 36ers. Kumbaga, they just want to finish this season with some wins, mga kabasketball. Kasi kung marketing lang naman yung pag-uusapan, maganda naman yung marketing na binibigyan nila kay Kai Sotto at exposure. Habang naghihintay naman sa magiging desisyon ni Kai kung magpapadrop na ba siya o hindi pa. Pero sa tingnan natin mga kabasketball, sa tinatakbo ng sistema ng Adelaide 36ers at mga kakampi ni Kai Sotto ay baka nga magpadrop na. Itong si Kai Sotto o hindi kaya naman mas maganda nga na lumipat na lang siya ng ibang koponan dito sa NBL. May natitira pa namang at least 1 month itong si Kai para makapag-isip-isip mga basketball kung tutuloy na nga ba talaga siya sa NBA dahil hindi nga natin alam yung nangyayari sa kampo ni Kai at ang kanyang agent dahil malay natin, di ba, tahimik lang silang nakikipag-usap sa mga scouts at sa mga NBA teams. Dahil kahit mismo si Coach CJ Bruton ay nabanggit na rin yung tungkol dyan mga kabasketball, di ba? So ayun mga kabasketball, siguro enjoy na lang muna tayo at panoorin na lang muna natin itong si Kai Sotto and abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari. Yan. Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.